Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Narito po tayong muli sa ating Bible study dito po sa Rema Philippines tuwing alas 4 po ng hapon. Hayaan po natin sa hapong ito na patuloy nating mapag-aralan, at alam ko po na marami na po tayong natutunan sa siniseries po natin ngayong week. Ano po? At ang title po ng siniseries po natin, yung Benefits of Church Attendance. Amen po. At sa pagdalo sa church ay may benepisyo. At maganda po ang benepisyo na makukuha natin sa pagdalo sa simbahan. Amen po. Katulad po ng example po natin na pag ikaw ay patuloy na pumapasok sa eskwelaan o sa patuloy na pag-attend mo sa school, di ba, natututo ka, siyempre papasa ka. Amen po. Katulad sa pag-attend mo sa o pagpasok mo doon sa isang trabaho, di ba, siyempre ang benefits no, may sasahurin ka. At ngayon sa pagdalo o sa pag-attend sa church ay may malaking benepisyo ito sa atin. Amen po. At ngayon sa church attendance naman, ano bang nakukuha eh, di ba? Ito po no, medyo konting recap po tayo, di ba? Number 1 and number 2 na tinuro ni Pastora Giselle. Pagka sa patuloy na pag-church natin, eh may nagpe-pray sa iyo. 'Yun ang benepisyo na po, na an example niya doon si Epaphras. Amen po. Na patuloy niyang ipinapanalangin yung mga kapatiran niya sa Panginoon hanggang sa mahubog sila sa Panginoon. Amen po. Ito ang kagandahan eh, di ba? Pagka mayroon tayong church na inaatinan, eh yung mga kapatiran natin, pag tumawag tayo ng prayer request, mayroong nagpe-pray sa atin. Amen po. At sabi nga doon sa number 2, may kasama kang na nagpe-pray. Amen po. May kasama kang nagpe-pray. Amen po. At yun po ang kagandahan po nito, na hindi lang ikaw yung nagpe-pray, kundi may kasama kang nagpe-pray doon sa simbahan. Amen po. Kaya nga po, di ba, dito sa atin sa Rema, sanay tayo dito na mag-pray sa bawat isa. Amen po. Di ba, minsan magsasend ang ating mga pastor na sama natin sa prayer yung ating kapatid sa Panginoon na dumadaan sa ganito, may mga sitwasyon na may biglang dumating na problema o may sakit o diba, kung ano pa man, di ba? Iaano yan, isasabihin niya ng pastor na ipag-pray natin sa ganito. Ibig sabihin, may kasama ka na nagpe-pray. May nagpe-pray sa'yo, amen po. Kaya nga, di ba, kumbaga sa isang sinulid, di ba, yung parang mga prayer natin, pagka yung mga prayer ng bawat isa ay nagdikit-dikit, di ba, tumitibay, at talagang masasabi natin na mas tumitibay yung panalangin natin. Amen po. Kaya nga, di ba, ang ganda po na pag tayo po ay patuloy na nag-aattend sa church, meron tayong nakukuhang benefits doon sa pagdalo natin sa church. May nakukuha tayong benepisyo, at ang benepisyo niya, yung number 1 and 2, may nagpe-pray sa'yo at may kasama kang nagpe-pray. Amen po. At ito pong number 3 and 4 na tinuro naman po ni Pastor Larry. Number 3, yung regular na exposure mo sa anointing. Amen po. Yung regular na exposure mo sa anointing, ito po yung sa regular na exposure, pa sa regular na pag-attend mo sa church, nandoon na nakakakuha tayo ng anointing, na-expose tayo sa anointing. Amen po. At sabi nga po doon sa anointing, yung anointing, ito po yung kailangan natin. Amen po. Kaya sa patuloy na pag-attend natin sa church, meron tayong nakukuhang anointing, at ito po nga sabi, yung anointing, ito yung nagbibigay sa atin, nagiging sensitibo tayo sa pagkilos ng Diyos. At sabi nga, nagkakaroon ng miracle. Amen po. At nagkakaroon dyan, sabi nga dyan, ng yung sa pag na-expose tayo sa anointing, nabe-break yung yoke. Amen po. Yung mga bigatin, yung pasanin natin sa buhay, nabe-break. Amen po. Kaya nga sabi nga, pakisabi nga sa katabi, kailangan ma-expose ka sa anointing. Amen po. Kaya nga sa benepisyo ng pag-attend natin sa church, eh yung benefits na yung
yung anointing, nakukuha natin, na-expose tayo sa anointing. At yung number 4 na sinasabi ni Pastor Larry, may nagpapaalala sa'yo sa sermon. Amen po. Kaya nga yung sabaw sa puso sa atin, di ba? Sa pagdalo natin sa church, di ba? Dito tayo natututo, dito tayo nakakapakinig ng sermon. Minsan nga, sinasabi nga doon na, minsan yung sermon para sa'yo, ba? Buti na lang nag-church ka dahil nalalaman mo yung mga prinsipyo ng Diyos, nalalaman mo yung ayaw ng Diyos, nalalaman mo yung gusto ng Diyos. At sa pakikinig natin ng mga sermon, sa pagpapaalala sa atin sa mga sermon, sa pagdalo natin sa church, eh sabi nga doon, faith cometh from hearing. Yung pakikinig mo ng salita ng Diyos, ng pakikinig ng salita ng Diyos, ay dumadami at nadadagdagan at tumataas ng tumataas ang ating pananampalataya. Amen po? Kaya sa pagdalo natin sa pagtitipon, nagbe-benefits tayo na na-expose tayo sa anointing at napapaalalahanan tayo ng mga sermon. Amen po? At yung number 5 naman na tinuro po sa atin ni Pastor Maya, ang number 5, ang lugar na itinalaga ng Diyos na pwede tayong magpalakasan. Amen po? Amen. Kasi kung tayo po ay sama-sama, kung tayo po ay magkakasama doon sa fellowship, di ba? Minsan makakarig tayo ng testimony ng isang kapatiran na nabibigay sa iyo ng kalakasan sa pagdala mo sa fellowship. Minsan sa napakinggan mo ang sermon, naramdaman mo yung anointing, napapalakas ka eh. Amen po. At ngayon, ang lugar na itinalaga, ang simbahan ay ang lugar na itinalaga ng Diyos na pwede tayong magpalakasan. Amen po. At lagi nating tandaan, ang simbahan po ay parang isang eskwelahan na dyan tayo matututo, at ang simbahan po ay parang isang hospital na dito tayo gagamutin at palalakasin ng Panginoon. Amen po. Kaya sa pagdalo natin sa church attendance natin, nagbe-benefits tayo na dito tayo pinapalakas ng Panginoon. Spiritually, napapalakas tayo spiritually, na-encourage tayo, tapos dito sa church, nalalaman natin ang kalooban ng Diyos. Amen po. At napapalakas tayo doon sa pagtitipon. Amen po. Example nga ni Pastor Maya, na tayo po'y parang isang baga, na ang isang baga po, pag sama-sama yan, mas lalong lumalakas yung ningas niyan ng init niyan. Pero once na isang baga, na uling na nagbabaga, once na ialis mo yan sa nagbabagang mga uling, yung nagbabaga na uling na inalis mo, unti-unti na yang humihina at namamatay. Kaya yung church attendance natin, nagbe-benefits tayo na napapalakas tayo. Amen po. At ito pong number 6, na last po na panag-aaralan natin na benefits of church attendance, number 6, lugar na itinalaga ng Diyos na siya ay katagpuin. Amen po. Sa Matthew chapter 18 verse 20, basahin ko po sa inyo, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroroon akong kasama nila. Amen po. Diba? Sa simbahan, doon tayo nagkakatipon, doon tayo nagsasama-sama. Sabi ng Panginoon, may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa pangalan ko, naroroon akong kasama nila. Amen po. Kaya sa bawat pagdalo mo sa simbahan, naniniwala tayo na kasama natin ang Diyos. Amen po. Nakasama natin ang Panginoon, naka-fellowship natin ang presensya ng Panginoon, dahil ang pangako ng Panginoon sa Matthew chapter 18 verse 20, saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Amen po. Yung sa unang panahon, yung Ark of the Covenant, 'di ba? Alam naman po natin yung Ark of the Covenant. Doon bumababa ang presensya ng Diyos at doon sila kinatatagpo ng Diyos. Amen po. Dito po sa Exodus, babasahin ko po sa inyo, chapter 25, verse 17. Basahin ko po, sabi po niya sa verse 17, gumawa ka ng luklukan ng awa na yari sa purong ginto, ang haba nito'y
1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwang. Lalagyan mo ng dalawang kerubing ginto ang dalawang dulo nito, tig-isa sa magkabilang dulo. Ihinang ang mga kerubin upang ito at ang luklukan ng awa ay maging isang piraso. Verse 20, gawin mo magkaharap ang dalawang kerubin na parehong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak, nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na nilulukuban ng luklukan ng awa. Verse 21, ilalagay mo ito sa ibabaw ng kaban na kinalalagyan ng dalawang tapyas na bato ng kautusan na ibibigay ko sa iyo. Verse 22, doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa sa pagitan ng dalawang kerubin. Doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita. Amen po. Doon bumababa ang presensya ng Panginoon sa kaban ng tipan, sa Ark of the Covenant. Nasabi nga po dyan sa verse 22, doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa. Sa pagitan ng dalawang kerubin, doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita. Noong unang panahon, ang pagbaba ng presensya ng Panginoon doon po sa kaban ng tipan, at doon niya kinakatagpo ang mga tao. Ngayon, sa panahon natin ngayon, ang simbahan ang nagsisilbing kaban ng tipan ng Panginoon, na dito tayo kinatatagpo ng Panginoon. Dito tayo kinatatagpo ng Diyos. Kaya ang benepisyo ng pagdalo sa church ay napapalapit tayo sa presensya ng Diyos, at doon tayo kinatatagpo ng Diyos. Amen po. Kaya dapat ang pagdalo natin sa simbahan ay hindi pwedeng lulubog, lilitaw. Hindi pwedeng simba ka ngayon, kinalingguhan, hindi. Hindi pwedeng ganun. Dapat lifestyle natin ang church attendance. Kumbaga, laging, kumbaga, nakaset na yan sa heart mo na Sunday is for the Lord. Na talagang sa Panginoon to. Hindi ako pwedeng umabsent pagdating sa church life ko, sa pagdalo ko, sa pagtitipon. Hindi ako pwedeng umabsent dyan. Amen po. Kumbaga, Matthew 6.33, laging seek ye first, laging una sa akin ang gawain ng Panginoon. Kasi alam ko magbe-benefits ako pag inuna ko ang gawain ng Panginoon. Amen po. At ngayon, sabi nga po dyan, pagpatuloy natin kinatatagpo ang Diyos sa pamamagitan ng pag-atin natin ng church, mas lalo tayong napapalapit sa presensya niya, naliles ang problema. Amen po. Kaya nga, di ba, may kanta, sa presensya mo, sapat na, sapat na. Amen po. Kaya nga, doon sa presensya ng Panginoon, may kasapatan. Amen po. Pagka napalapit tayo sa presensya ng Diyos, naliles ang problema, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Amen po. Ito yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito. Ito yung kapayapaan na nanggagaling sa Diyos na hindi matumbasan ng kapayapaan ng mundong ito. Amen po. May kapayapaan ka doon sa gitna ng problema. May kapayapaan ka sa kabila ng kalungkutan. At ang kagandahan po dyan, sa pagdalo mo sa patuloy na church attendance mo, nagbe-benefits ka na lagi mong kinakatagpo ang Diyos sa pagdalo mo sa pagtitipon, napapalapit ka ng napapalapit sa presensya ng Panginoon. At alam naman po natin, sa presensya ng Panginoon, nabibreak ang lahat ng bigatin na nakasabit sa atin. Amen po. Kaya, ang kagandahan po ng benefits na pinag-aaralan po natin sa church attendance po natin, eh huwag nating hayaan na pumalya-palya tayo sa pagdalo sa pagtitipon. Amen po? At sa patuloy nating pagdalo sa pagtitipon, malayang nakakakilos ang himala ng Diyos. Amen po? Bakit? Malapit ka na sa Panginoon, ang lapit na ng presensya ng Panginoon eh. Yung himala ng Diyos, yung miracles ng Diyos sa atin, nandun na yung malayang na nakakakilos ang himala ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Malayang nakakakilos ang Holy Spirit sa buhay natin. Kasi bakit? Malapit na tayo sa Panginoon. Lagi natin kinatatagpo ang Diyos sa buhay po natin. Amen po.
nagkakaroon ng revival sa atin, nagkakaroon ng breakthrough sa atin, nalalapit tayo sa pagpapala ng Diyos. Amen po. Kaya, benefits of church attendance ay dito tayo kinatatagpo ng Diyos. At pag lagi nating nakakatagpo ang Panginoon, napapalapit tayo sa presensya ng Panginoon at nalalapit tayo sa pagpapala ng Panginoon. Amen po. Ngayon, may lies po akong i-share sa inyo bago po siguro tayo mag-pray. Kilala po naman po natin si Obed Edom. Amen po. Amen. Si Obed Edom ay kilala natin na si Obed Edom ay pinagpalang lubos siya at ang kanyang buong pamilya. Bakit ba? Bakit ba napagpala si Obed Edom? Sabi rito sa may 2 Samuel, ikalawang Samuel chapter 6, verse 11 and 12. Basahin ko po sa verse 11, tatlong buwan na natili roon ang kaban ng tipan ni Yahweh, at pinagpala ni Yahweh si Obed Edom at ang kanyang sambahayan. May nagsabi, may nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed Edom. Ito'y ikinagalak niya, kaya kinuha niya ang kaban ng tipan at dinala sa Jerusalem. Amen? Ano ang naging dahilan kung bakit pinagpala ni Yahweh si Obed Edom at siya at ang kanyang sambahayan? Sabi doon, tatlong buwan na natili roon ang kaban ng tipan. At kung nasan yung kaban ng tipan, nandun ang presensya ng Panginoon. Doon, bumababa ang Diyos. Doon, kinatatagpo ng Diyos ang kanyang bayan. At ngayon, kung tayo po ay malapit sa simbahan, kung tayo po ay patuloy na dumadalo sa simbahan, malapit tayo sa presensya ng Panginoon, malapit tayo doon sa Panginoon na lagi natin kinatatagpo ang Diyos sa buhay natin, napapalapit tayo sa presensya ng Diyos, naniniwala rin po ako na malapit tayo sa pagpapala ng Panginoon, katulad ni Obed Edom. Kaya hayaan po natin sa bawat isa po sa atin, yung church attendance, bigyan natin po ito ng halaga. Kasi tayo rin ang magbe-benefits sa pagdalo natin sa pagtitipon. Amen po? Sa pagdalo natin sa pagtitipon, pakasabi nga sa katabi, huwag kang late. Amen? Kasi sa pagdalo natin sa pagtitipon, di ba, mahalaga nga po yung praise and worship. Kasi yun ang may bibigay mo sa Diyos. Tapos puro sa atin na yung makikinig ka na ng sermon. Kaya, huwag tayong palate. At maganda nga nakaset yung heart natin na sa pagdalo natin sa church attendance, sa pagdalo natin sa pagtitipon sa church, nakaset ang heart mo. Wala kang alalahan, wala kang isipin, kundi nakapokus ka sa magandang gagawin ng Diyos kasi kakatagpuin ka ng Panginoon sa church. Amen po. Dahil doon mararamdaman mo ang presensya ng Diyos sa simbahan. At hayaan po natin sa pagdalo natin sa church, patuloy po tayong mapagpala ng Panginoon. Amen po. Magandang hapon pong muli sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, sa dakilang pangalan ni Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito. Tunay nga, Panginoon, na sa pagdalo namin sa church, ito po, Panginoon, ay may pakinabang. Magbe-benefits kami ng patuloy kaming magbe-benefits ng maganda dahil sa pagdalo namin sa pagtitipon, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga salita mo, Panginoon, sa hapong ito na nagbigay sa amin, Panginoon, ng katuruan, Panginoon, ng aral, Panginoon, na kung kami ay patuloy na dadalo sa simbahan, Panginoon, may kasama kaming nagpipray. May nagpipray sa amin. May expose kami, Panginoon, sa anointing, O Diyos. At sa pagdalo namin sa church, sa Panginoon, mapapaalalahanan kami ng mga sermon, O Diyos. At sa pagdalo namin sa pagtitipon, Panginoon, sa church, O Diyos, mapapalakas kami.
sa pagdalo namin sa church, Panginoon, dito mo kami kinakatagpo. At pagpalagi mo ka namin kinakatagpo, Panginoon, napapalapit kami sa presensya mo. At napapalapit din kami, Panginoon, sa pagpapala mo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito, pagpalain mo ang bawat isa na nakikinig sa hapong ito. Purihin ka, Panginoon, sa iyong lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang hapon pong muli sa bawat isa. God bless po sa bawat isa po sa atin.